Nang sa ganoon makita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan nito, malalaman mo na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang kapangyarihan ng iyong Diyos ay walang kabuluhang salamangka. Janice? Ang imbahador mula Priam, hari ng Troy, na makalapit sa Faraon. Ano yun? Nakakatuwa naman. Dakilang Faraon, ang handog ng Troy ay magagandang tela mula sa lupain ng limang ilog. Wow! Ang ganda ba, mamahal? Nagpapasalamat kami sa Priam. Napakaganda nga nito. Kumikinang na parang Nilo. Ano ba ito? Saan gawa ito? Walang nakakaalam, dakilang Faraon. Ginawa sa habihan ng mga Diyos. Tinawag yang Sed. Ang embahador mula sa Jericho. Anong kaharian ang nagpadala sa inyo? Ang kaharian ng kataas-taasan. Malamang mga embahador sila ng Bedouin. Bedouin? Anong mga dala niyong handog? Dala namin ang salita ng Diyos. Ano naman ang salitang yon? Ang sinabi ng Panginoong Diyos ng Israel, palayain mo ang bayan mo. Sa akin ang mga alipin, sa akin ang kanilang buhay. Lahat ng mga pag-aari nila ay sa akin. Hindi ko kilala ang Diyos nyo. Hindi ko palalayain ang mga Israelita. Sino ka para pahirapan ang buhay nila dahil sa sobrang pang-aalipin? Ang mga tao ay pamumunuan ng batas, hindi dahil sa kagustuhan ng ibang tao. Sino ba ang Diyos na yon upang palayain ko ang iyong bayan? Aaron, ihagis ang tungkod sa harap ng Paraon. Kinain ng ahas ni Moises ang iba pang ahas. Binigay mo sa akin ang tungkod na ito para itaboy ang mga alakdan at mga ahas. Ngunit ginawa ito ng Diyos na isang baras para mamuno sa mga hari. Pakinggan mo ang salita niya, Ramesses, at suntin mo yon. Sumunod. Moises, Moises, wala ba mga salamangkero dito sa Ehipto para bumalik ka at gawing aas ang tungkod mo? O kaya naman magpalabas ng isang kuneho? Bibigyan ko na magandang gagawin yung tungkod na hawak mong yan. Ihagis mo yan sa mga tamad mong kababayan. At utusan mo silang gumawa ng laryo na walang dayami. Paano makagagawa ng laryo ng walang dayami? Hayaan mo ang tungkod niyang gumawa ng paraan. O kaya pakuhanin mo sila ng dayami sa bukid upang magamit nila. Dapat ang dami ng laryo na gagawa nila ay hindi bumaba. Ito ay itinakda. At ito ay magaganap. Thank you.
Sandali lang! Aron, kailan ba tayo aalis ng Ehipto? Hindi pa tayo aalis ng Ehipto. Ano? Ano? Paano yun? Bakit? Ano mangyayari? Teka muna, hindi kami makakabayan! Bakit hindi pa tayo aalis? Huminahon lang kayo. Nagdala ko ng kamalasan sa inyong lahat. Patawarin ako ng Diyos dahil hindi ko nagamit ng maayos ang kapangyarihan niya. Hindi nagamit? Moises, anong ginawa mo sa akin? Inutos ng Faraon na huwag kayong bibigyan ng dayami para sa paggawa niyo ng maraming laryo. Paano naman namin kakawin niyo? Sabihin mo ha? Mangunguha kayo ng mga dayami sa bukid sa gabi. Pati na ang mga babae at mga bata. Mga bata? Isa ba ang tagapaglitan? Masa natin! Dahil tayo sa'yo nagalit sa aming lahat ng Faraon! Ikaw ang naglagay na espada sa mga kamay nila para pasyangin kami! Batuhin siya! Sige! Tulad yung gusto niyo sa akin! Kung sa akin mawala sa inyo, tiwala ng Diyos! Ayun ang tagapagligtas niyo. Ngayon kumuha na kayo ng dayami. Kailangan pareho pa rin ang dami noon. Hindi dapat yun magkulang. Sinusumpa kita. Sa tuwing yayakapin ako ni Ramesses, sinusumpa kita, hindi siya. Dahil mahal kita. Ang Moises na nagmahal sa iyo noon ay ibang tao na. Hindi. Hindi siya ibang tao. Naniniwala kang nagbago ka na. Ang totoo, hindi. Tinatawag mo ang sarili mo na propeta, sugo ng Diyos. Ngunit alam ko ang totoo. Hindi ako naniniwalang tanging dagundong ng bundok ang nagpapatibok sa puso mo, gaya ng ginagawa mo sa puso ko. Nefreteri, nakatayo ako sa nagniningas na apoy sa harap mismo ng Diyos. Hindi siya ang nagligtas sa'yo ngayon. Ako ang nagligtas sa'yo. Ay, Moises. Bakit sa dami ng lalaki ang minahal ko pa ang prinsipe ng mga hangal? Ngunit maniniwala ko sa lahat ng sasabihin mo sa akin kapag yakap mo ako. Bakit mo inilayo ang iyong sarili sa akin? Dahil ang kapalaran ko ay nasa Diyos. At sa mga tao. At sa pastol na babae. Pastol na babae? Anong magagawa niya sa'yo? Maliba na lang kung sinusunog na ng init ang araw ang pakiramdam mo. Hindi ba siya nagagadgad ng bawang sa balat niya? O malambot yun? Tulad ng sakin. Ang mga labi ba niya ay may bitak at tuyot gaya ng buhangin sa disyerto? O mamasa-masa at mapula tulad ng sakin? Sabihin mo, halimuyak ba ng mirang na papabango sa kanyang buhok? O baka amoy ng tupa? Hindi lang nasa panlabas sa kagandahan, Nefretiri. Kagandahang tulad ng tahimik na mga lunti ang lambak at tahimik na ilog. Kagandahan ng diwa na hindi mo maintindihan. Maaari nga. Ngunit ang kagandahan ng diwa hindi mapapalaya ang bayan mo, Moises. Ikaw ay lalapit sa akin. O hindi sila makakaalis sa Ehipto. Ang kapalaran ng Israel ay wala sa iyong mga kamay, Nefretiri. Ah, ganun ba? Sino pa ba ang magpapalambot sa puso ng Faraon? O magpapatigas nun? Tama. Maaaring ikaw nga ang magandang alabok kung saan isasakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin. Sabi ng mama ko, marami kang malalaman sa tao kapag tinignan mo ang sapatos niya.